Isang araw nandito nga pala ako sa Festival Mall. Sobrang layo nga pala yung pinanggalingan ko para makapunta lang dito. Kaso na-disappoint ako kasi wala naman special dito. Para siyang normal na mall lang, katulad ng MOA. Sobrang laki nga pala ng Festival Mall, naliligaw na rin ako. Ang gusto ko nga pala puntahan dito yung mga extreme ride. Kaso hindi ko alam kung saan banda yon. Kaya lakad, lakad, lumakad ng lumakad. Hanggang nakakita ko dito ng cotton candy. Ito nga pala yung napili ko. Kulay brown dahil brown ako. Kulay blue dahil blooming. At yung pink Barbie. O diba, represent siya sa buhay ko. 120 pesos nga pala kada isang basket. Dahil ako nga lang pala yung kakain nito, nandito ako sa ilalim ng tulay. Nahiya kasi ako kumain kapag may tao nakakita sa akin. Ang una ko nga pala tinikman dito, itong chocolate. Sabi guys, wala akong malasaan, lasang asukal. Kaya kinain ko kagad yung kulay pink. Kaso isa lang pala yung flavor nito. Habang kumakain nga pala ako ng asukal dito, meron nung napansin. Meron pala dito napakahabang train. Nakurious ako kung anong feeling kapag nasa train, kaya nilakad ko. Kaso kay daming pila. Syempre nakipila na rin ako kahit mahaba. Kaso yung napapansin ko, puro bata yung nakapila dito. Kaya natatakot ako, baka bawal na yung matanda dito. Tapos bigla pa lumapit yung stop sa akin. Kala ko huliin ako. Yun pala, nagtanong lang kung ilan daw yung sasakay. Sabi ko ako lang mag-isa. Kaya ayun, binigyan niya ako ng ticket. Charot, akala ko kasi ticket to. Ito pala yung ibibigay mo sa cashier. Hindi ko nga alam kung para saan ba yung binigay sa akin. Syempre pagkabigay sa akin ng ticket, pumasok na ako dito sa entrance. Tuwan-tuwa nga pala ako kasi first time ko lang makasakay ng train dito sa mall. Nag-aalala pa ako noona, akala ko mga bata lang, pwede rin pala matanda dito. Kaso yun nga lang, akala ko solo ako dito sa bagon. Meron pala ako kasama dito. Pero okay lang kasi may enjoy ko naman to. Sobrang bilis nga pala ng trend dito. Maabutan mo kapag naglakad ka. Tapos kasi may nakita ako dito mga card. Mamaya pagtapos ko dito, dyan naman ako sasakay. Yung biyahe nga pala ng trend na to, napakahaba. Halos nilibot na yata namin yung buong mall. Mababagot ko na lang dito, kakaupo. Tapos meron nga rin pala ako nakita ditong wishing well. Pagtapos nga pala ng biyahe namin, hindi mabuksan ng babae yung pintuan. Kaya ayan guys, awkward tuloy kami. Buti na lang guys, dumating yung stop para pagbuksan kami. Okay naman, nag-enjoy naman ako dito sa trend. Next naman dito naman sa go-kart. Kaso yun nga lang, mga bata lang ang pwede dito. Kaya ayun, deep inside, daiyak ako. Tapos pinuntahan ko na nga rin pala yung nakita kong wishing well. Naglabas na nga rin pala ako ng 5 piso para maging 5% chance na magkatotoo yung wish ko. Ang wish ko nga pala ay makita ko na yung dawan ko dito sa Festival Mall. Binato ko na nga rin pala para mas mabilis lalo. At syempre naliligaw nga pala ako, kailangan ko ng map. Kaso kakagaling ko nga rin pala sa bundok, hindi ako marunong gumamit ito. Kaya sinerge ko nga pala arcade. Kaso walang lumalabas. Sayang nga eh, gusto ko pa naman sumakay sa roller coaster. Kaya ayun, tamang lakad na naman ako. Kaga nakita ko nga pala tong pore. Kaso nakakatakot dito kasi kada puno may mukha. Sa dulo nga pala nito mayroong Ferris wheel. Syempre gusto ko sumakay dyan. Ang kagandahan nga pala dito ay mura lang yung ticket. 60 pesos lang yata kada ticket. Kaya dalawang ticket na yung binili ko para dalawang beses din ako sasakay. Happy New Year! Happy New Year everyone! Tapos yung pagkaabot ko ng ticket, pinapasok na ako. Excited na nga pala ako dito kasi basic lang to. Yung mga bata nga kinakaya dito, ako pa kaya. Kaso guys, naalala ko, takot nga pala ako sa matataas na lugar. Kaya ayun, tamang ngiti muna ako. Syempre guys, ayoko ipakita sa sarili ko na natatakot ako. Kaso yun nga lang, tamang overthink muna ako dito. What if na lang kung mabaklas yung sinasakyan ko? Kaya habang naikot tong parasol, gusto ko na lang bumaba. Naiisip ko nga kapag nasa baba ako, gusto ko nang tumalon. 6 na beses nga pala ang ikot nito. At 6 na beses ko rin pinilano. Buti na lang duwag ako at hindi ko nagawa. Kaya ang rate ko nga pala dito sa parasol, hindi ko na enjoy. Tapos kasi minakita ulit ako dito, itong Wijam trampoline park. Ito yung nakikita ko sa TikTok, yung talon-talon lang. Syempre gusto ko kagad subukan to. Kaya pumunta kagad ako sa cashier para mag-fill up. Kaso hindi ko expect, mahal pala dito. Tapos meron pa palang binibili dito medyas. Ito nga pala yung kailangan dito para hindi kayo madulas. Binibili nga pala to at iba-iba yung size. Tapos guys, binigyan nga rin pala kami ng sticker. Binigyan ka rin kami ng libreng room. Kaso locker room, dito mo nga ilalagay yung mga gamit mo. Buti na lang guys, meron silang locker room kasi ang dami kong importante sa bag ko. ID nga lang pala yung kailangan dito para bigyan kayo. At guys, for the first time makakasuot na rin ako ng mamahaling medyas. Sobrang kapal niya at saka comfy. Feeling ko mayaman na tuloy ako. Guys, alam ko na nga pala kung para saan to sticker para malaman mo pala kung sino yung bumunggo sa'yo. Nung papunta na nga pala kami sa entrance, bigla kami hinarang. Sabi niya kung ano yung rules and regulation dito. Bawal daw tumakbo dito dahil maraming bata. Sayang, mag-enjoy sana ang tindugyot dito kung nandito sila. Syempre dahil wala sila dito, mag-enjoy ako mag-isa. Kaso guys, ang hina ng tuhod ko dito, hindi ako makatalon. Tsaka guys, kapag natalon nga pala ako, natalbog din yung tiyan ko. Tapos guys, nakakita nga pala ako dito kapag na-pull kami sasalo sa'yo. Kaso nung nag-try ako, wala. Dire-diretso tuloy ako sa ilalim. Sumakit yung likod ko kaya ayako na. Pa-pull kasi. Tapos kasi minakita nga rin pala ako dito, puro foam. Kaya sinubukan ko tumalon dito. Tapos nung pagtayo ko nga pala, meron nung nakitang bola. Nakurious ako kung ano pwedeng gawin dito. Sobrang bigat pala. Alam nyo ba kung para saan to? Kasi nung sinubukan ko, lagi ako nag-out of balance. Nung bumaliktad nga pala ako, akala ko makakausap ko na si San Pedro. Kasi guys, hindi ako makaalis at na-stuck ako. Buti na lang sexy ako. Tapos meron din ako nakita dito yung parkour. Kaya nag-ayos muna ako kasi baka maubaran ako. Habang umakit nga pala ako dito, feeling ko ako si Supergirl. Meron pala ako hidden talent. Next time nga mag-audition ako bilang Spider-Girl. Nung nasa taas na nga
pala ko, akala ko meron pang neck. Wala na, dead end na. Nabitin tuloy ako, baduy. Kaya ayun, bumaba na ako kasi ang bigat ko pala. At syempre, guys, habang bumababa nga pala ako, nag-acrobat ako. Sobrang tuwang-tuwa nga pala ako at energetic ko. So, sobrang saya ako, nakalimutan ko, 29 years old nga pala ako. Yung mga hindi ko nagawa nung kabataan ko, ngayon ko ginagawa. Tumbling dito, tumbling doon. Palagi nga ako natataob dito. Tapos meron nga pala ako nakita dito, sinusuot. Syempre, guys, hindi natin alam kung anong feeling kaya sinuot ko. Tuwang-tuwa pa nga ako dyan nung nasuot ko. Hindi nyo alam, guys, kinukulang na ako sa hininga dyan. Yung sinuot ko nga pala, pampatikit yan sa pader. Kaso, guys, hindi yata nagana sa akin. Mga bata lang yata pwede dito. Kasi, guys, ilang beses ko inulit, wala pa rin. Bawal yata to para sa matatanda. So, sobrang tuwa ko nga pala, nakalimutan ko ng huminga. Halos 30 minutes na nga pala ako nagtatalon-talon dito. Kaya sobrang pagod, nagpapalpitate na ako. Kaso, ang dami ko pa hindi nasusubukan dito. Minsan lang naman to, kaya sasagarin ko na. Ang goal ko nga pala dito ay mag-slam dunk. Kaso, guys, ang hirap kasi yung tuwad ko, ang hina na. Palagi nga ako natataob dito. Sobrang basic lang naman mag-slam dunk, pero hindi ko magawa. Kaya ayun, napagod na lang ako, kakatry. Miss Kesa, wala ako na-shoot. Kaya napagpasyahan ko, magpahinga na lang. Nasa tapat nga pala ako ng aircon yan. Kasarapan nga pala na pahinga ko, bigla na lang may dumating. Siyempre, tinitignan ko kung ba't ako tinabihan nito. Siguro siya na yung the one ko. O kaya naman, baka crush niya ako. Yun lang, thank you for watching, bye-bye!